Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay pag-usapan natin ang advantage at disadvantage ng metal stud at advantage at disadvantage ng kahoy. Pero bago muna ang lahat, intro muna tayo. So unahin natin dito sa metal stud. Ang metal stud ay gawa sa metal, obviously, at saka galvanized po siya mga boss. So hindi po siya basta-bastang kakalawangin. Unlike sa kahoy mga boss, so hindi siya tatagal ng ilang taon. Posible siyang pasukan ng anay o ngat-ngatin ng anay. Yan yung disadvantage ng kahoy mga boss. Pagdating sa pangmatagalan, mas maganda yung metal stud basta hindi lang siya mababasa mga boss, so hindi siya kakalawangin. So mostly ginagamit yung metal stud ay sa division lamang sa loob ng bahay mga boss. Hindi siya advice sa mga firewall mga boss. Same rin sa kahoy, so pang indoor lang siya mga boss, hindi rin siya pang wall sa ating mga firewall, pang framing sa ating mga firewall. At saka disadvantage ng kahoy din mga boss, pag sobrang init mga boss o sobrang lamig, so madideform yung kahoy, gagalaw yung kahoy mga boss, may posibilidad na babaluktot ito pag sobrang init o kaya sobrang lamig. So unlike sa metal stud, so steady pa rin yung kaniyang position, so hindi siya madideform. At sa metal stud mga boss, fire resistant po siya, so obviously kasi metal naman siya. So unlike sa kahoy, yan madali siyang masunog. Matutunaw naman yung metal stud pero ordinary lamang nasunog, so hindi siya basta-bastang matutunaw. So unlike sa kahoy nga, madali siyang masunog. Sa kahoy naman mga boss, hindi naman lahat yung nabibili sa hardware na 2x2 na kahoy ay matuwid. So kakailanganin mo ng planer. Kailangan pa itong piniplaner mga boss para magiging pantay o magiging matuwid yung ating 2x2 na kahoy. So unlike sa metal stud, so matuwid na siya mga boss. At yung metal stud naman mga boss ay lightweight lang siya. So kayang-kaya lang bitbitin ng isang tao, naka-form si yung metal stud. At yan. So magaan lang siya. Unlike sa kahoy is buo at solid yung kahoy. At saka yung trabaho mo ay madali, kasi magaan lang yung metal stud. So unlike sa kahoy, tatagal ka ng konti sa paggagawa ng frame. Kumbaga sa kabuuan, 1/3 lang yung weight ng metal stud kaysa kahoy mga boss. So sobrang gaan. At sa pag-i-install naman ng metal stud mga boss, ay kailangan mo lang ng rivet, gunting pang yero, riveters, yan metros. So ganyan, unlike sa kahoy ay gagamit ka pa ng lagare, pako, martelyo. Kumbaga marami kang kakailanganin na materials pagkahoy yung gagamitin mo. So unlike sa metal stud, so madali lang siyang gawin at magaan. Yan. So yung disadvantage lamang ng metal stud mga boss ay hindi lahat ng tao o hindi lahat ng panday o manggagawa ay marunong magkabit ng metal stud. So unlike sa kahoy, kumbaga traditional natin na paggawa ng walling is kahoy. So kumbaga marami nang alam kung paanong magawa ng frame gamit yung kahoy o magawa ng drywall gamit yung kahoy. So kumbaga dito naman sa metal stud ay kumbaga modern siya na pamamaraan ng walling. So kakaunti lang yung marunong gumawa nito. At meron pang disadvantage sa metal stud mga boss. So yung metal stud mga boss ay hindi siya soundproof kasi nga metal siya, so magba-vibrate yung sounds papasok doon sa loob. Yan. So unlike sa kahoy, soundproof yung kahoy kasi hindi siya magba-vibrate kasi nga solid yung kahoy natin. Ang ginagawa ng iba mga boss para magiging soundproof yung metal stud, lalagyan nila ng insulation foam sa gitna para yan yung magsisilbing soundproof. So sa metal stud mga boss, pag maggagawa ka ng drywall, dalawa yung bibilin mo, metal track at saka metal stud. Yung metal track mga boss, yan yung nagsisilbing paa o dyan ipapasok yung metal stud. So karamitang ginagamit yung metal tracks ay sa sahig,
sa haligi. Yan yung unang ilalagay sa sahig, sa haligi, at saka doon sa kisame or sa beam. So yan yung magsisilbing hahawak doon sa ating metal stud. So yung metal stud naman, yan yung naka-vertical sa gitna at saka naka-horizontal. So metal stud yung karaniwang ginagamit dyan. Yung sa vertical niya mga boss, sa metal stud, so hindi lang basta-basta maglalagay ka ng metal stud kahit anong position. So dapat kailangan nagkatalikod yung metal stud. Kung nakatalikod siya dito, so dapat nakaharap siya dito naman. So dapat niya opposite lang siya mga boss. At sa paglalagay naman ng ating horizontal frame, dapat yung metal stud ay nakakaob. Ganyan, so nakaka-ob siya mga boss. Ito palang binibidyo ko mga boss, ay bahay ko to mga boss. Yan, so mostly metal stud yung ginagamit ko sa pagdating ng drywall. Kasi kaya lang siya ng isang tao. So unlike sa kahoy mga boss, so kakailanganin mo ng dalawang tao. Kasi yan yung hahawak sa isigkadulo mga boss. So sa metal stud, kasi lightweight lang siya, so pwede rin ng isang tao mga boss.